Big party and having a husband or wife is a whole nother thing. Pero ang pagkakaroon ng anak, yan ang talagang life-changing. Marami tayong mga bagay na ine-enjoy when we were single that we simply or with much difficulty had to let go of nung managing parents na tayo. Ano-ano nga ba ang mga yun? And at the end of the day, was it really that hard? We have a list of some things that are commonly given up for kids and tignan natin kung alin dito ang nag-a-apply sa atin. Okay. So meron tayong 15 sa listahan, Mars. Oo. Tapos so ngayon, isa-isa babasahin natin. Tapos so, let us know kung hinighlight niyo yun or not. Okay. So first on the list is personal space. Did you have to give this up? Yes. Ito rin hindi. Bakit, Chucky? Well, siguro a lot has to do na when I first had a kid, hindi naman kami kasal pa ng misis ko noong time na yon eh. 4 years bago, naging 4 years old yung son namin bago kami kinasal. So I think yung sometimes nasa akin yung baby, sometimes nasa misis ko. Right. So I still had a lot of personal time, personal space for myself. So hindi na sacrifice yon masyado. Okay. Ako ano nga, parang hindi siya issue sa akin na yung for some reason. Kasi tayo, di ba, pag nagsi-CR tayo, gusto nila kasama din sila. That's true. Yung may ginagawa ka, gusto niya nandun lang din siya, naglalaro lang siya. Oo, so, hindi ka masyado makakonsentrate. So, talagang, wala talaga. Ako ganun din, personal space, because when I moved back to my parents' house, Nathan and I share one room. Meron lang kaming sliding door na pagitan, Mars. So, talagang pag umuwi siya sa bahay, wala na. And not only do I share my room with my son, I share it with my 2 other siblings. Because they sleep with me too. But I'm not complaining. Kasi I love having them around. At nasanay na rin ako. Oh, next! Free time! Oh, free time. Siyempre, kasi dati naalala ko, okay lang kami ni Paolo magpuyat kahit na kunwari meron akong morning show. Kasi alam ko, pag uwi ko sa bahay, free time ko lahat yung para itulog lang. So, yun yung medyo nawala kasi I have to budget my time para pag uwi, may energy ako for the kids, parang ganun. So, wala masyado. Pero I still do. It's not a lot, pero I still go to the salon if I need to, grocery or workout, meron pa rin naman. Oh, yun nga. Yung free time natin, parang yun na yung mga talagang ginagawa pa rin naman natin dati, yung grocery, di ba? Pero the rest of the time, parang pagising mo pa lang, di ba, nakatuunay yung lahat ng oras mo, nakabudget na for the family. Wala ko naman, in particular, nung nagkaroon ako ng son, I have 2 kids na, no? Pero nung nagkaroon ako ng son, syempre naisip ko kagad, mabarkada akong tao. Di ba? Hindi naman sobrang mag-gimmick, pero may yung idea ko kasi ng recreation kasi is to go out, basketball, gimmick ng kasama ng barkada. And nung nagka-baby ako, unang inisip ko talaga, maraming masasakripisyo. And ang matatamaan talaga doon is yung may free time in particular talaga. It's not necessarily matatanggal talaga lahat, pero malaking... Ang laking bawas. Malaking bawas talaga. Siguro I think more than anything, it's not really... Hindi naman talaga siya nawawala. You're just setting it aside. Because like ngayon, na I already have 2 teenagers, yung isa, magna 19 na. What? 6-footer, mas malaki pa sa akin eh. So, but you know, now na hindi na sila aalagain, di ba? I can now have more time to myself. Because sila, they also have more, they also want their own personal time eh, di ba? Ikaw, Mars, free time, parang feeling mo hindi mo siya nag-give up? Hindi, ngayon. Ngayon hindi na masyado. Kasi parang, malaki na kasi siya, so hindi na siya alagain. So, kunwari, I put him to sleep. Yeah. Pag natulog na siya, I invite friends over. Minsan naman, pag walang pasok, sama din siya. Kikinood din siya, barkada din niya yung mga ninong niya doon, ninang niya. Nice. Kasi malaki na siya, so na-enjoy ko na. Pero dati, when he was younger, talagang zero. But I think it's a matter of looking at it in a different perspective. Yes. Kasi diba, syempre, isipin mo, nawalan nga ako ng free time. But at the same time, kailangan ko rin naman talagang isacrifice yun because there will come a time na ayaw na sumama sa'yo ng anak mo eh, di ba? So, susulitin mo yung panahon na yun eh. So, ngayon, kapag may free time na ako, syempre iniisip mo, gusto mo kasama mo yung anak mo, ayaw na sumama. Pero busy na sila. Diba? Oo nga. Nice! Mahirap na masarap talaga maging magulang. Ay, totoo naman. Marami talagang pagbabago. True.